Joel, bakit ba natin ginagawa to? Matatakot, meron naman tayong pangontra. Wala na bang ibang paraan, Noel? Patayin na nga yung nanay ko eh. Puputulan pa ba natin siya ng paa? Rebecca, isipin mo na lang na ipapamana sa'yo ng nanay mo yung kapangyarihan ng tuhay. Huwag ka na maingay, akong bahala dito. Mukhang suama. Yes, Miseran Ezra. Yes, Miseran Ezra. Mukhang suama. Yes, Miseran Ezra. Mukhang suama. Yes, Miseran Ezra. Noel, hindi ko kaya. Rebecca, kung talagang mahal mo ako, susundin mo gusto ko. Rebecca! Anong ginagawa mo? Huwag mo naman lapas ng kanya ng bangkay ng nanay mo. Rebecca, huwag mo siya pakinggan. Sundin mo akin na yan. Huwag kang makinig sa kanya. Kahit wala akong pinag-aralan, alam ko na mali yung ginagawa niyo. Mali yung ginagawa niyo sa mata ng Diyos at sa batas ng tao. Rachel, tigilan mo na yan. Rebecca, tandaan mo, mahal kita. Ginawa natin to para sa ating dalawa. Pag nabigyan tayo ng magandang buhay ng tuhay na yan, kukunin natin yung mga anak mo sa probinsya. Sinabi ng doktor na humina daw yung kapit at puso ng bata sa sinapupunan ko. Paano kapag namatay yung anak ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Natatakot ako. Hindi ko alam kung paano ako nasasabihin sa asawa ko. Minsan. Minsan, sorry ah. Sorry, pati ikaw, nadamay, pati ang baby mo. Dahil sa akin. May paraan para maligtas ang bata. Espesyal at mabisa tong gamot na to. Inumin mo. Para bumalik ang buhay ng anak mo. Alam ko nahihirapan ka na magtiwala pagkatapos ng nangyari. Humihingi ako ng patawad kasi huli ko nang naipagtapat yung tungkol sa dati kong asawa. Pero matagal na kaming iwalay. Pera na lang yung habol nun sa akin. Sana, Maylene, mahanap mo yung pagpapatawad na nagawa ni Rebecca. At hayaan mong bumawi ako sa pamamagitan ng gamot na to. Walang mawawala. Kung mananalig ka. Maylene. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Katulad ng napapanood ko, mas hysteria lang ang nangyayari ito. Pinatigil nga kita sa palengke, di ba? Para makapagpahinga ka. Buntis ka pa naman. Hindi ko nag-iingat naman ako eh. Saka alam mo naman, di ba? Sa akin biniling ni Tia Ising yan, si Rebecca. Kaya hindi ko siya pwedeng pabayaan. Madadamay pa kayo ni Rebecca sa ginagawa ni Noel eh. Humihingi na nga sila ng donasyon, oh. Nagbibenta sila ng tubig na may bulong-bulong. Paano kung ikaw ang mabulungan ni Noel dahil sa pagsunod mo sa kanya? Alam mo, pag may nangyaring masama sa anak natin, tayo ang magkakasira. Thank you.
sumisipa na siya. Kung hindi pa magkakasakit yung pinsan mo, hindi mo pa pala sasabihin sa akin at ipagtatapat sa akin yung nangyari. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag ka nang sumama kay Noel. Maylene, hindi na magagamot ng doktor yung pinsan mo. Paano kung may sa demonyo talaga yung nangyari sa kanya? Paano kung nadamay pa tayo? Lalo na yung anak natin. Wala nga akong kinalaman sa ginawa nila, di ba? Kaya sigurado ko na hindi tayo idadami ni Tia Ising. At saka isa pa, lumayo na ako. Hindi na ako sumasama sa panggagamot niya. Diyos ko, patawarin niyo po ako. Hindi ko po ginustong sumama sa kampo ni Satanas. Patawarin niyo po ako. Peke po siya. Peke po siya. Hindi po siya tunay na faith healer. Patawarin niyo po ako, Diyos ko. Diyos ko, patawarin. Peke. Rebecca, gusto mo bang daling ka namin ulit sa ospital? Huwag. Huwag na. Huwag na, Maylene. Rebecca. Humingi ka ng tawad. Kay Tia Ising at sa Panginoon, humingi ka ng tawad. Magdasal ka. Sasabayan kita. Magdasal tayong dalawa. Tuluyan na ngang sumakbilang buhay si Rebecca. Matapos itong mailibing, unti-unti na ngang nagkatotoo ang kinatatakutan ni Maylene.
Sa akin napunta yung sumpa niya.